Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Narito na naman po tayo sa ating pong talakayan patungkol po sa mga katotohanan ng salita ng Diyos. Muli, bumabati po ang inyong lingkod, Pastor Lito Rodela, sa inyo po na ating mga taga-subaybay, sa ating pong mga kaibigan at mga kapatid na patuloy pong nagsasaliksik at nais pong magtuklas sa katotohanan ng mga salita ng Diyos. Kaya ang pamagat po ng ating pong tema sa gabing ito ay pagmumura. At ang tanong po na ating sasagutin, ipinagbabawal po ba ang pagmumura? Sapagkat sa ating panahon ngayon, ito ay kinagawian na po ng maraming tao. Ito po ay bukang bibig na po ng maraming tao. At nakakalungkot hindi lamang po ito sa mga pangkaraniwang tao natin maririnig, maging po sa mga religious leaders at maging po sa mga, sabihin po natin, mga relihiyosong tao na naging bukang bibig nila ang pagmumura. Kaya ngayon po sa gabing ito, nais ko pong ipaunawa sa bawat isa sa atin na ang pagmumura ay hindi po iminumungkahi sa Biblia na gawin po natin at lalong hindi po ipinapahintulot ng Biblia na gawin po natin. Kaya tayo, sa gabing ito, buksan lamang po natin ang ating isipan, ang ating mga puso upang tayo ay matuto at makita po natin ang katotohanan ng mga salita ng ating Panginoon. Muli, ang ating pong topic ay pagmumura at ating pong sasagutin ang katanungan, ipinagbabawal po ba ang pagmumura? Sabi ng Mateo or Matthew 5:22, datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapasapanganib sa kahatulan. At ang sinumang magsabi sa kanyang kapatid na raka ay mapapasapanganib sa Sanhedrin. At ang sinumang magsabing ulol ka ay mapapasapanganib sa impyerno ng apoy. Ating pong madalas naririnig ang talatang ito na pilit po i-justify ng marami na ang wika nga nila, masama daw lang po ang magsalita ng ulol ka kapag ito ay sinabi mo sa kapatiran. Subalit kapag hindi raw po ito sa kapatiran, ay maaari nilang gawin at sabihin ito. Pero gusto ko po, mga kapatid, maging mapanuri ho tayo. Muli po natin babasahin ang talata. Matthew 5:22. Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapasapanganib sa kahatulan. At ang sinumang magsabi sa kanyang kapatid, raka, ay mapapasapanganib sa Sanhedrin. At ang sinumang magsabi, ulol ka, ay mapapasapanganib sa impyerno ng apoy. Gusto ko pong pansinin natin, sa ipangatlong kataga ay wala na po yung salitang kapatid. Doon sa una ay mayroong kapatid. Sa pangalawa ay mayroong kapatid. Pero dito po sa pangatlong kataga, at ang sinumang magsabi, wala na pong salitang kapatid, ulol ka, ay mapapasapanganib sa impyerno ng apoy. So in other words, this is not just for a particular group, kundi ito po ay pangkalahatan sapagkat hindi na po binanggit ang salitang kapatid, kundi ang pagkasabi, at ang sinumang magsabing ulol ka ay mapapasapanganib sa impyerno ng apoy. So therefore, ang salita po o ang pagmumura po o ang masamang salita, ito po ay napakadelikado sapagkat ang nagiging katumbas po nito ay dagat-dagatang apoy o impyerno. Kaya mga kapatid, magsuri po tayo, magsaliksik po tayo ng salita ng ating Panginoon. At gusto ko po mga kapatid sa ating pagpapatuloy ay maging bukas lang po ang ating mga isipan. Let us define ng salitang pagmumura. Or sa English ay scolding. One, ang sabi po ng English Dictionary, number one, magmura,
murahing. Number two, magalit, kagalitan. Three, pagsabihan. Pero po, itong pagmumura ay mayroon pong katumbas na mga salita. Tulad po ng ulol, gago, tarantado, tanga, gonggong, puta, siraulo, haliparot, o ano pa mga salita, mga kapatid at mga kaibigan na katumbas nito, lahat po ito ay kabilang or maituturing natin mura. Kaya mga kapatid, muli, these are bad words. At ang sabi po ng Acts 26:24, at nang magawa na niyang gayon ang kanyang pagsanggalang, ay sinabi ni Festo ng malakas na tinig, Pablo, ikaw ay ulol. Ang kalakhan ng dunong mo ay siyang sa iyo'y nagpapaulol. So, dito po, may binabanggit sa Bible na sila Pablo ay tinawag ni Festo na ulol. At dito pa po sa Matthew 26:74, nung magkagayoy, nagpasimula siyang manungayaw. Ito po ay si Pedro. At manumpa, hindi ko nakikilala ang tao. At pagdakay, tumilaok ang manok. So, ang wika ng Biblia, dito ay nanungayaw at nanumpa si Pedro. Ngayon, ang sasabihin po ng marami, kita mo, maging ang mga alagad nanungayaw o nagmura, at mababasa natin sa Bible ang salitang ulol. Pero tama po, mga kapatid, na mababasa po natin sa Biblia ang salitang ulol, subalit hindi po ito ipinag-utos ng Biblia na ating pong salitain. At ito po ay hindi pinapahintulot ng Biblia na ating gawin. Oo, maging si Pedro nanungayaw at nanumpa pa na hindi niya nakikilala ang Panginoong Hesus. Pero muli, ito po ay hindi po iminumungkahi sapagkat ito ay isa sa mga pagkakamali po ni Pedro sa kanyang buhay. Kaya nga kung ating pong aaralin ang kanyang buhay, siya po sa bandang huli ay nagsisi at nanangis sa ating Panginoon. At mga kapatid, talagang wag po nating i-justify dahil paano kung mababasa ko o ika sa Biblia ang ulol. Tama, may mababasa nga po tayo, pero ulitin ko, hindi po ito iminumungkahi na gawin natin at salitain po natin. Mayroon pong isang grupo ng relihiyon na ito ang kanilang pamantayan, so yung Galatians 3:3 o Galatia 3:3. At babasahin nila sa translation sa Tagalog. At hindi ko lang po alam kung anong translation po itong pinagkunan nila. Nasasabihin nila, ito po, basahin nyo sa Galatia 3:3. Tangang-tanga na ba kayo? Nagsimula na kayo sa Espiritu at ngayon nagtatapos kayo sa laman? O, nakita mo, Eka? Sinabi ni Pablo sa mga taga-Galatia, tangang-tanga na kayo? So, titingnan po natin, mga kapatid. Kasi, sa mga translation po ng Biblia, dapat po tayo ay maging aware o maging cautious. Kasi mayroon pong mga translation, lalo na po sa wikang Tagalog, na hindi po siyang katumbas talaga ng salita sa Griego. Sapagkat ang bagong tipan ay isinulat po sa Griego. Tingnan po natin sa Galatians 3:3, sa Tagalog ang Biblia. Napakamangmang na ba, baga kayo, kayong nagpasimula sa Espiritu, ngayon na nagpapakasakdal kayo sa laman. So dito ang binanggit po sa Tagalog ang Biblia ay napakamangmang. At basahin po natin sa wikang English kasi ginajustify po nila ito sapagkat maging si Pablo daw po ay nagmumura.
O, so ugatin po natin, mga kapatid, para hindi po tayo mailigaw ng sino paman. Sabi po sa King James Version, sa English translation, "Are ye so foolish, having begun in the spirit, are ye now made perfect by the flesh?" So ang binanggit po ay foolish or foolish. Sabi nga ng Tagalog ay kamangmangan or foolish. So tingnan po natin, mga kapatid, ano ba ang ugat ng foolish na word or kamangmangan sa Tagalog? Sa Griego, tingnan po natin ano. So bago po yun, mga kapatid, dahil po i-justify ng ating mga kaibigan na bagamat si Pablo daw ay nagmumura, excuse me ha, hindi po nagmumura si Pablo, sapagkat muli sasabihin ko, hindi po siya ang tamang translation mula sa Griego. Kaya nga po, ang mga binanggit po natin kanina, ang definition ng dictionary at mga katumbas na salita, kapag isurvey po natin ito at itanong sa mga bata, ang salitang ulol, gago, tarantado, tanga, gonggong, puta, siraulo, haliparot, ang sagot po at ang magiging sagot ng mga bata, ang sasabihin po nila, masama po iyan. So mas marunong pa ang mga bata, alam nila na masama ang magmura. Nasamantala itong mga may mga relihiyon at nagtuturo ng salita ng Diyos at pilit na ginajustify na ang pagmumura ay hindi masama kapag sinabi mo raw sa ukol o sa taong tama. Ginajustify nila na okay lang po magmura. Pero ulitin ko po, kapag tayo ay mag-survey, itanong natin ang mga salitang ito sa mga bata, isa lang tiyak ang magiging tugon nila. Masama po ang mga salitang ito. Kaya muli, sasabihin ko po, mas maigi pa at mas mainam pa ang mga bata na wala pang sapat na pag-iisip. Alam nila na ang mga salitang ito ay masama. Ang nakakalungkot sa ating mga kaibigan na may mga relihiyon at nagtuturo ng salita ng Diyos, hindi po nila alam na ang mga salitang ito ay hindi maganda o masama ang mga salitang ito. Mabuti pa ang mga bata sapagkat naunawaan nila ang mga salitang ito. Tingnan po natin, mga kapatid, sa Griego. Ang ginamit po sa Griego ay anoietos. Ang sabi po ng Thayer definition, yung salitang foolish at saka yung salitang kamangmangan, number one is not understood, hindi naunawaan, unintelligible or unintelligible. Number two, not understanding, unwise or foolish. Sa strong definition naman, sabi niya from Greek, number one, as a negative participle, and a derivative of Greek 3539, an unintelligent. By implication, sabi po dito sa strong definition, sensual, fool, foolish, or unwise. So makikita po natin, mga kapatid, na ang ugat pala nito ay hindi lang po naunawaan. Ang ugat lang po dito ay mangmang, ukulang ng kaalaman. Hindi po ito makukonsider na mura. At ngayon, itrinanslate ng kung ano-anong translation. Mayroon ng tangang-tanga. Mayroon ng kung ano-ano pang mga translation. But take note, mga kapatid, na we have to go back sa original para po natin makita kung ano po talaga ang tumpak ng kahulugan ng bawat salita. At balik tayo, mga kapatid, sa Mateo 5:22, datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapasapanganib sa kahatulan,
At ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, Raka, ay mapapasapanganib sa Sanhedrin. At ang sino mang magsabing ulul ka ay mapapasapanganib sa impyerno ng apoy. Kaya mga kapatid, muli, let us be cautious sa mga bagay na ito. Kasi ang kaparusahan, ang magsabi ng ulol, ay ang katumbas po na kaparusahan nito ay mapapasapanganib sa impyerno ng apoy. At muli, babanggitin ko po, sa unang kataga, may kapatid na binanggit. Sa pangalawang kataga, may kapatid na binanggit. Pero ang pangatlong kataga ay wala na pong binanggit na kapatid, manapay ang pagkakasabi. Ang sino mang magsabing ulol ka, so wala na pong binanggit na kapatid, so therefore, it is general, ay mapapasapanganib sa impyerno ng apoy. Maging ang Panginoong Jesus ay kanya pong kinote ang mga nakasulat sa Old Testament regarding this matter. Ang sabi ng Mark 7:10, sapagkat sinabi ni Moises, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina at ang manungayaw. Ang ibang translation po ng manungayaw ay magmura. Sa ama o sa ina ay mamamatay siyang walang pagsala. Mga kapatid, sa Old Testament, ang isang anak na manungayaw sa kanyang magulang, either sa kanyang ama o sa kanyang ina, ay ang sabi ng Bible ay mamamatay siyang walang pagsala. Ang kaparusahan po sa lumang tipan sa mga anak na nanunungayaw sa mga magulang ay babatuhin po sila hanggang mamatay. So therefore, kung sa Old Testament ang panunungayaw ay katumbas po ng death penalty o kamatayan, at ang sa bagong tipan, ang katumbas po ng pagsasabi ng ulol ay ang impyerno ng apoy. So let us be cautious na ang mga salitang ito pala ay hindi dapat natin at mahigpit na ipinagbabawal po ito ng Biblia, lalo na po sa mga may mga relihiyon at lalo na po sa may mga nagtuturo ng salita ng Diyos at nag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya nga sabi ng James 1:26, kung ang sino man ay nag-iisip na siya ay relihiyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi didadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Kung tayo po ay relihiyoso, at hindi po natin pinipigil yung ating dila, mura dito, mura doon, kung sino-sino ang ating mga minumura at ginagawa po natin bulaklak sa ating bibig ang mura, ginagawa nating lifestyle ang pagmumura. So dito sabi ng Bible, kung iniisip ng sino man na siya'y relihiyoso, samantalang hindi pinipigil ang dila, ang sabi ng Bible, mga kapatid ko at mga kaibigan, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. So therefore, para maging makabuluhan ang ating relihiyon at maging worth it ang ating pong pagiging relihiyoso, dapat po natin itemper ang ating mga bibig o pigilan natin ang ating mga dila sa pagsasalita ng mga masamang salita. At pagpatuloy po natin sa verse 27, ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harap ng ating Diyos at Ama ay ito, dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapighatian at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. Sinasabi po ni Santiago dito sa verse 27, na ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos ay Ama ay ito. At pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. Kaya mga kapatid, ang relihiyon pala po natin ay magiging walang dungis sa harapan ng ating Diyos kapag pinag-ingatang nating walang dungis ang ating mga sarili
sa sanlibutang ito, regardless kung tayo ay nagtuturo ng salita ng Diyos, regardless kung tayo ang tinuturoan ng salita ng Diyos. Kaya may kinalaman po, mga kapatid, ang ating mga pagsasalita sa ating sa ating relihiyon o sa ating pagiging relihiyoso. Ang dagdag pa ho ni James o ni Santiago sa James 3:8, sabi niya, datapwat ang dila ay hindi napapaamo ng sinumang tao. Isang masamang hindi nagpapahinga. Sabi ni Santiago, isang masamang hindi nagpapahinga yung dila na puno ng lasong nakamamatay. 9, siyang ating ipinagpupuri sa Panginoon at Ama. At siyang ating ipinanglalait sa mga taong ginawang ayon sa larawan ng Diyos. Kaya ang definition po ni Santiago, ang dila daw ay isang masamang hindi nagpapahinga. Ang dila ay puno ng lasong nakamamatay. Kaya sabi niyang 9, ginagamit natin na ipinagpupuri sa Panginoon at Ama. At siyang ating ipinanglalait sa mga taong ginawang ayon sa larawan ng Diyos. Ang ginagawa po natin, ang galing natin magpuri, magsalita ng katotohanan ng salita ng Diyos. Pero at the same time, ginagamit natin na panglait o ipinanglalait natin sa mga tao na ayon sa Bible ay ginawang ayon sa larawan ng Diyos. So, ano po ang sabi sa 9? Siyang ating ipinagpupuri sa Panginoon at Ama at siyang ating ipinanglalait sa mga taong ginawang ayon sa larawan ng Diyos. Verse 10, sa bibig din lumalabas ang papurit paglait. Mga kapatid ko, sabi ni Santiago, ang mga bagay na ito ay hindi nararapat magkagayon. Take note, sabi ni Santiago, sa bibig din lumalabas ang papurit paglait. Sabi ni Santiago, mga kapatid ko, ang mga bagay na ito ay hindi nararapat magkagayon. So, it is not permitted in the Bible. At kahit sinong apostol ay hindi po pinapayagan at pinapahintulot na magsalita tayo either ito ay pagmumura o panlalait sa sino man tao. At ang verse 11, ang bukal bagay sa isa lamang siwang ay binubukalan ng matamis at mapait. At ang sabi ng verse 12, maari bagang mga kapatid ko na ang puno ng igos ay magbunga ng asitunas o ng mga igos ang puno ng ubas. Hindi rin naman babalungang ng matamis ang maalat na tubig. Kung ating pong makikita, kung ginagamit po natin ang ating mga labi, ang ating mga bibig sa papuri, pagpapasalamat, pagsamba sa Diyos. Sabi ng Biblia, hindi po natin maaaring gamitin din ang ating labi at mga bibig sa panglait, pagmumura at pagsasalita ng kung ano-ano masamang salita. Kaya mga kapatid, ang sabi ni Santiago, ang mga bagay na ito ay hindi nararapat. Ibig sabihin, hindi pwede, hindi pinapayagan, ipinagbabawal. Sa Colossians 3:6, ito ay sulat ni Pablo sa mga taga-Colossas, na dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. So dito, mga kapatid, sabi ni Pablo sa taga-Colossas, dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Kaya pag tayo pala ay nagsasalita ng masama o nagmumura tayo, dumarating ang kagalitan ng Diyos at ang sabi ng Biblia, ito ay bahagi din ng pagsuway. Verse 7, na inyo rin nilakaran nung una, nung hindi pa tayo nakakakilala kay Lord. Ito na po yung ating gawi. Ito na po ang ating lifestyle. Ito na ang ating bukang bibig. Nang kayo'y nangabubuhay pa sa mga bagay na ito. Verse 8,
Datapwat ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito. Galit, kapuutan, paghihinala, panunungayaw o pagmumura, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig. So dito si Pablo ay sumula sa mga taga-Kulusas na itong galit, kapuutan, panghihinala, panunungayaw o pagmumura, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig, ito yung dati nating nilakaran. Ngunit ngayon ang sabi niya ay layuan ang lahat ng mga ito kung tayo ay nakakakilala na kay Lord at tayo ay Kristiyano na at tayo ay born again na. Dapat po, sabi ni Pablo sa mga taga-Kulusas, datapwat ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito, galit, kapuutan, panghihinala, panunungayo o pagmumura, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig. At dagdag pa ho, sinabi ni Pablo, hindi lang sa mga taga-Kulusas, kundi maging po sa mga taga-Korinto. Basahin po natin ang 1 Corinthians 6:9. O hindi baga ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya, kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nang bababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki. Verse 10, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masakim, ni ang mga manlalasing, ni ang mapagtungayaw o mapagmura, ni ang mga manlulupig ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. So dito, mga kapatid, hindi po magmamana ng kaharian ng Diyos ang sinumang gumagawa ng tulad po ng pagtungayaw o pagmumura. At ang sabi ng Bible, huwag tayong padaya. Bakit po? Sapagkat nililin lang tayo ng iba na mga tagapangaral na ginajustify na it's okay sabihin ang mga salitang ulol, gago, gonggong, kapag ito ay nauukol sa tao. In practically speaking, mga kapatid, practically speaking, eh sabi ko nga, mas malala pa ang tao sa siraulo. Kung nakita mo na ang tao siraulo, halimbawa talagang sabihin natin talagang mentally retarded, at ito talaga ay pinatunayan na ng doktor na talagang may mentally retarded, eh, at sasabihin mo pang siraulo siya, ulol siya, para bang hindi po rin, kahit sabihin natin ang tao talagang proven na talagang mentally retarded, para bang it is very awkward pa rin na sasabihin natin ng tahasan na siraulo yan. Hindi po. Bakit? Kasi para bang tulad ng sinabi nga kanina, hindi pa rin kahit yan ganyan or mentally retarded, eh hindi pa rin dapat sabihan na ulol o siraulo, sapagkat nilalang ng Diyos yan sa kaniyang larawan. At ibig sabihin doon, we have to respect everyone. Kaya mga kapatid, kung doon nga sa taong proven ng doktor na mentally retarded ay para bang awkward na bigkasin natin ang mga gayong salita, eh lalo na po sa mga tao, lalo na po sa mga kapwa mananampalataya, lalo na po sa ating sabihin natin sa ibang kapanalig o ibang relihiyon o ibang sekta, at pagsasabihan natin sila ng ganon, ulol, siraulo, gonggong, na hindi pa naman talaga sila proven ng ano pa mang mga medical legal. So it is very, para bang, narinig ko nga, dapat isip-isip. Kasi para bang, dahil nga gina-justify,
Eh, akala nila natama na po, mga kapatid. Ulitin ko ho, si Pablo po ang sumulat sa mga taga-Kulusas. Si Pablo din po ang sumulat sa mga taga-Corinthians. Nasabi ng Bible, huwag kayong padaya. So, ibig sabihin, nakakadisiba mga bagay na ito. Na ang mapagtungayaw, kalaki pa ng mga ibang mga masasamang gawain, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Kung ating pag-uugnay-ugnayin sa Old Testament, death penalty, binabato hanggang mamatay, sa bagong tipan, mapapasapanganib sa impyerno ng apoy, at dito sa sinasabi ni Pablo, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos, parang sinasabi dito ng Biblia na talagang walang parang hindi maliligtas yung mga taong ganito ang practice, ganito ang kanyang ginagawa. At ang sabi po dito sa 6, ito ang madalas natin naririnig sa isang grupo o relihiyon na prinapractice ang murahan at practice nila ang pagmumura. Madalas nilang kinukot ang talatang ito sa 1 Corinthians 4:6. Ang sasabihin po nila, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Upang ang sinuman sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Madalas ko po ito naririnig at wala po akong tutol dito na hindi naman talaga dapat tayo humigit sa mga bagay na nasusulat. Ulitin ko po ha, madalas po nila ito ini-emphasize. Madalas po nila itong binabanggit. At sinasabi nila, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. O ngayon, huwag tayong mahigit sa mga bagay na nasusulat. At ang sabi ni si Pablo, ang nagsasalita dito sa mga taga-Korinto, huwag tayong hihigit sa mga bagay na nasusulat. Kaya ini-emphasize ko kanina, na isinulat ni Pablo sa mga taga-Kulusas na ang mga bagay na ito ay hindi nararapat. At binanggit niya sa Corinthians, na sabi ng Bible, huwag kayong padaya. Ang mga tinutukoy po doon, yung panunungayaw at mga pagmumura. At ito, dagdagan pa ho natin, ulitin ha, take note, na ang sabi nila, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. O basahin natin, ano bang sinulat ni Pablo? 1 Corinthians 5:11. Datapwat sinusulatan ko nga kayo. Ulit, datapwat sinusulatan ko nga kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid. Kung siya'y mapakiapig, o masakim, o mananamba sa Diyos-Diyosan, o mapagtungayaw, o mapagmura, o manglalasing, o manlulupig, sa gayoy huwag man lamang kayong makisalo. So dito mga kapatid, sinulatan ni Pablo mga taga-Korinto, datapwat sinusulatan ko nga kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid. Kung siya'y mapakiapid, o masakim, o mananamba sa Diyos-Diyosan, o mapagtungayaw, o mapagmura. O ito, balik-balikan natin, huwag magsisigit sa mga bagay na nasusulat. Anong isinulat? Sabi ng Bible, sinusulatan ko nga kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid. Kung siya ay mapakiapid, masakim, mananamba sa Diyos, o mapagtungayaw, o mapagmura. So dito sabi ng Bible, huwag tayong makisama, huwag tayong makisalo man lamang sa mga taong mapagtungayaw. At ito ay isinulat ni Pablo. Hindi po ito pwedeng tutulan ng sino man na sasabihin nila ay hindi. Ito o maliwanag na sinasabi ng Bible, di ba binasa natin kanina sa 1 Corinthians 4, huwag magsisigit sa mga nasusulat. Isinulat ito ni Pablo na sabi ng Bible, huwag tayong makisama sa kanino man, sa mga mapagtungayaw o mapagmura. At ang sabi doon, huwag man lamang kayong makisalo sa kanila. So it is very important to be cautious, ano,
kung talagang tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos, ay medyo aral tayo ng kaunti, mga kapatid. Kasi minsan ito mga tagapagturo, mga kapatid, eh dahil practice is pipilitin nilang i-justify ang isang bagay. Sasabihin nila, si Pablo nga nagmura, ulitin ko, dinipain ko na po kanina, hindi siya nagmura, sinabi niya lang mangmang, kulang lang kayo ng kaalaman. At kahit bagamat binabanggit ang salitang ulol sa Biblia, it is not justifiable na nakasulat sa Bible ay gagawin na po natin. Kasi kung bawat nakasulat sa Biblia, gagawin natin, eh gawin na rin natin ang lahat ng ginawa ng demonyo, ginawa ni Satanas. Dahil nakasulat din sa Biblia mga ilang ginawa ni Satanas. Hindi po ganun ang pag-aaral ng salita ng Diyos at pagsasagawa ng salita ng Diyos. Kaya patuloy po tayo mga kapatid. Sa 1 Corinthians 15:33, kay Pablo pa rin po tayo, hindi tayo lumalayo. Sabi niya, huwag kayong padaya. Ang masamang kasama ay sumisira na magagandang ugali. Ulitin natin, huwag kayong padaya. Ang masamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Kaya makikita po natin ang isang relihiyon na yon at isang grupo na yon. Dahil ang leader, palamura. Palamura. Kaya pati yung mga mimro niya, mga palamura. Mga nagsasalita ng mga masama sa kanino paman. Mga kapatid, tandaan po natin, sabi ng Bible, kahit gaano kaganda ang iyong ugali, pag napasama ka sa masamang kasama, little by little or later, you will be influenced by them. Mai-influensyahan ka. Kita mo, yung mga hindi pa umanib sa relihiyon na yan, na relihiyon ng mga mapagmura, makikita po natin mga kapatid, ano na hindi man sila dati nagmumura, ngayon marunong na magmura. Ganun na lang sila magsalita sa sino mang tao. Ulitin ko, kahit anong relihiyon, kahit anong denominasyon, kahit anong sekta, tao pa rin yan, nilalang pa rin yan ng Diyos, ayon sa larawan ng Diyos, and we must respect them. Kaya mga kapatid, muli, obvious naman, na kapag ang leader, palamura, ay natural, ang mga tagasunod, palamura. Kapag ang religious leader ay ginajustify na okay ang magmura, edi ganun din po ang mga mimro, mga palamura din at mga nagmumura. Kaya sabi ng Bible, babala ito ni Pablo. Uli, huwag tayong magsihigit sa mga bagay na nasusulat. Huwag kayong padaya, ang masamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Sabi ko nga, kapag ang isang tao na mabait, isama mo sa magnanakaw, maya-maya magiging magnanakaw yan. Kapag ang isang tao na hindi sinungaling, isinama mo sa nagsisinungaling, later on, matututo yan magsinungaling. Kaya tama po ang sinasabi ni Pablo, huwag tayong padaya. Titus 3:2, si Pablo din po ulit nagsalita. At ito ay bilin niya kay Tito, na huwag magsalita ng masama tungkol sa kanino man. Generalize po ito. Hindi lang sa kapatid, kundi sa lahat. Sabi niya, na huwag magsalita ng masama tungkol sa kanino man. Na huwag makipagtalo, kundi mapakahinhin at magpakahinahon sa lahat ng mga tao. Na huwag, ulitin ko po ha, na huwag magsalita ng masama tungkol sa kanino man. Na huwag makipagtalo, kundi mapakahinhin at magpakahinahon sa lahat ng mga tao. This is a general command sa lahat ng tao. Ulitin ko, regardless kung anong relihiyon siya, regardless kung anong denomination siya, regardless kung anong sekta siya, basta tao siya, we have na tayo ay sinulatan, ito ay binili ni Pablo kay Tito na huwag magsalita ng masama tungkol sa kaniniman. Huwag, bawal. And then last, 1 Peter 2:17, igalang ninyo ang lahat ng mga tao. Igalang ninyo ang lahat ng mga tao, ibigin ninyo ang pagkakapatiran. Mga takot kayo sa Diyos, igalang ninyo ang hari. So dito sa 1 Peter, maging si Pedro, sinabi niya, igalang ninyo, hindi lang ang mga kapatid, kundi igalang ninyo ang lahat ng mga tao. So mga kapatid,
mahalaga na matutunan po natin ito, na we have to respect sa lahat ng tao. Isa lang po ang aking natutunan, mga kapatid kong sumusubaybay, mga kaibigan kong sumusubaybay, isa lang po ang aking natutunan. Ang respeto pala, mga kapatid, ito ay nagpapatunay at nagpapakita at nagpapakilala kung anong uring pagkatao mayroon ka. Ulitin ko po, mga kapatid, ang paggalang, ito pala ang nagpapatunay, ito po pala ay nagpapakita na kung anong pagkatao mayroon ka. So in other words, kapag hindi tayo marunong magrespeto, ipinapakita mo at ipinapakilala mo kung anong uring pagkatao mayroon ka. Subalit, kung tayo ay magalang, marunong magrespeto, mga kapatid, ipinapakita rin po natin ang ating pagkatao na tayo ay marunong kumilala, dahil kumilala tayo kay Lord, Kristiyano tayo. So, sa pamamagitan po ng respeto, mga kapatid, maipapakita po natin ang ating pagkatao kung tayo ay Kristiyano o hindi. Naway, muli mga kapatid, napagpala tayo ng salita ng ating Panginoon, at naway, pagpalain tayo ng Diyos. At muli, ito po ang lingkod, ang inyong lingkod, Pastor Lito, na laging nagsasabi, tandaan, mahal tayo ng Panginoon at lagi tayong mamahalin ng ating puong may kapal. Kaya sabi ng Bible, magmahalan tayo sa bawat isa. God bless po at pagpalain tayo ng Panginoon.